Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu nabi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And shout out salahat ng mga kapatiran natin sa Jizan, sina si Abdul Malik, si Uman, si Omar Rabindo, si Dong Gays, si Michael. Yan sila Brother Yasir, Substil, si Brother Ismail, si Engineer Yasir from Rida. Then yung mga safety natin, sina Abdullah Baguhin, sina Direk. Yan mga safety sa SCCM, mga tropa natin. And sa lahat ng mga taga-Damam, sa lahat ng mga taga-Riyad, ng mga safety advocate. So, salut sa inyo. Saludo ako sa inyo lahat. Then, by the way, isishare ko lang, no? Gaano ba kahalaga yung housekeeping? Yung pag-usapan natin yung housekeeping. Kasi, napapansin ng mga site construction team na lagi ko silang kinukulit. Lagi ko namin sila, yung mga safety ko. So, ang tanong nila, at ito ang lagi nilang tinatanong, kinukontra minsan ng mga construction team, lalo na yung mga supervisor, mga construction manager. Bakit daw napaka higpit natin sa housekeeping? So, kaya ko sinishare, based on my experience lagi, ano, ito ang lagi kong paliwanag sa kanila. Kanina, may nag-ano sa atin na kailangan mag-housekeeping at dahil sa busy yung mga tao, yung mga ano, so hindi rason na sabihin natin busy ang tao, kulang ng tao. So what I did, I go to site, pumunta ko doon at yung area na mayroong mga tao doon na iilan, pinahinto ko sila. Okay, pinahinto ko sila. Pinapa-housekeeping ko sila at pinatanggal ko lahat ng mga unnecessary material and yung mga tinatanggal o mga tinatanggal nila ng mga formwork sa civil, especially sa civil work, napaka-dumi ng ano trabaho na to pagka after ng concrete pouring. So inano ko, inuntahan ko doon. So sabi sa akin ng construction manager, lagi lang tayo housekeeping, walang ano ganyan, daming ano. So this is what I explain to them. So inexplain natin. Brother, excuse me. Doon sa construction manager. Excuse me. Did you know that housekeeping is very, very important in the workplace? I will give you some reason. Okay? First reason, if we arrange properly or we remove unnecessary material, your progress of your work will be get more and more. Why? Because your workers can move freely. They can move freely. They can move faster without obstruction. Right? Then, another thing. If there is no any katsara, I mean katsara, this is a rubbish, unnecessary materials, garbages, okay? So if you remove this one or store it or storing it properly, they can move freely. And aside from that, maiwasan natin na sila ay mapatid, slip, or madulas. Kasi may mga ibang materials na madulas sa ano pag naapakan, di ba? And then maari silang ma-fall. O pag na-fall sila, maari mauna yung ulo nila or matukod ang kamay nila, it will cause it hand injury. So inexplain natin ng ganun. Another thing, kapag pinabayaan natin ng matagal yung mga unnecessary materials diyan, kapag hindi natin yung i-implement yung before and after housekeeping, maaring titirhan niya ng mga poisonous insects. It's either scorpion, yung mga daga, or yung mga poisonous. Snake, yan. Pwede yan mangyari. At ilang beses na nangyayari yan. Okay? Kapag may mga food waste, maaring maraming klase na insects,
sometimes kinabukasan nag-scattered na yung mga food waste dahil inano ng mga pusa at aso o iba pang mga animals na maaring pupunta, lalo na yung mga daga, any insects pwede mag ano doon, magbahay. So yan ang pinaka ano natin in-explain natin sa kanila. So napakahalaga yung housekeeping. Dapat may practice ito before and after. So yan po, maraming dahilan kung bakit tayo magkakandak ng housekeeping lagi. Huwag natin hayaan na mag-accumulate yung mga unnecessary materials, rubbish sa area. Para kapag malinis yung area, ang mga workers natin, they can move freely, they can move easily. Then, what will happen? The progress of the activities will be getting more better. Right? So, yan ang importansya ng housekeeping. So, I hope mayroon kayong natutunan at nalalaman. So, sa housekeeping naman po, being a safety officer, not only necessarily take photo, picture without action. Do it in action also. What you are going to do, if there is no any available, take one person, at least one person, to arrange these materials, bring some garbages, or if you think it's not, kung hindi labag o ano sa puso mo, tumulong ka, i-guide mo sila. Show to them that you are a good leader. Yan ang pinaka-importante doon. Kapag pinakita mo sa kanila na mismo ikaw ay gumagawa, na yung magaan lang, hindi naman sinasabi na responsibility natin ito, obligado tayo dito. Yung kusang loob mo lang na ipakita mo. This is what I did in my life when I was become a sick, when I was joined this profession. Okay? When I was become a safety professional. So, maraming salamat po. Naway nakapagbigay na naman tayo ng kunting kaalaman with regards of safety. Ayan naman po. Ito po ang inyong lingkod. Walang iba po. Si Mr. Berlito Ibrahim Briones Antikina, ang inyong safety advocate. Salute sa lahat ng mga safety advocate. Bye-bye!